Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kulil TV. Ating pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang Married to the Mysterious Lover. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakilike po ng aking video, pakiclick po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kulil TV. Part 14. Muli niyang naramdaman ang amoy ng katawan nito, at naramdaman niyang nagustuhan niya ito. Itinuro niya ang ilang bahagi sa kanya at napag-usapan nila ang ilan. Tinanong ni Jake kung nasaan ang iba pang draft, at sinabi ni Sabrina na hindi niya maipakita sa kanilang lahat dahil pupunta siya sa ibang lugar upang e-market ang mga ito. Hindi ka maaaring gumawa ng mga draft ng disenyo para sa ibang mga kumpanya, para makipagkumpetensya sila sa De Silva's company. Iyon ay dahil ang iyong mga anak ay miyembro ng pamilya ng De Silva, at hahabulin ang kumpanya sa loob ng ilang taon. Para sa iisang dahilan, Sabrina, dapat kang magdisenyo lamang para sa De Silva's company. Sabi ni Kian Hendricks, at natahimik si Sabrina. Ilabas mo lahat ng design draft at bibilhin ko lahat, dagdag ni Kian Hendricks, at nag-aatubili na inilabas ni Sabrina ang iba. Ang mga huling inilabas niya ay ang pinakamagandang disenyo. Tinukso ni Kian Hendricks ang pagsasabing balak niyang ibigay ang pinakamahusay sa ibang kumpanya at hindi sa kanila. Nakuha ni Kian Hendricks ang lahat ng draft at ibinigay kay Jake. Magbabayad ako ng 5 million pesos para sa iyo taon-taon upang magdisenyo para sa De Silva's company lamang. Ito ay magiging isang eksklusibong karapatan sa iyong trabaho. At kapag may mga espesyal, makakakuha ka ng isang tiyak na porsyento. Win-win offer ito. At inaasahan kong tatanggapin mo ang aking mapagbigay na alok, Miss Castillo, alok ni Kian Hendricks. Naramdaman ni Sabrina na tumutulo ang kanyang lalamunan sa alok. Ngunit hindi direktang empleyado siya nito muli. Pero nagustuhan niya ang sinabi nito. Hindi na niya kailangang maghirap muli sa anumang pananalapi. Sinisikap mo akong magtrabaho bilang iyong taga-disenyo ng inyong kumpanya, President De Silva, sabi ni Sabrina. Well, maaari mong piliing gawin itong ganyan. Pero sa totoo lang, inilalagay kita sa kontrata, at kung balang araw ay pipiliin mong hindi i-renew ito, maghihiwalay tayo sa mabuting kondisyon. Kian Hendricks made sound casual. Tinanong ni Sabrina kung ilang taon ang kontrata at sinabi ni Kian Hendricks na 3 taon. Sa kabuuan, magiging mas mayaman siya ng 15 milyon sa panahong iyon. Sinabi ni Sabrina na pag-iisipan niya ito ng maayos, at babalik para bigyan siya ng feedback. Sinabi ni Kian Hendricks na umaasa siyang babalik siya ng mabilis na may positibong tugon, upang hindi manatiling naghihintay ang iba pang mga aplikante ng buong inaasahan. Umalis siya sa De Silva's company ng araw na iyon na may 500,000 pesos ang inilipat sa kanyang account at pumirma sa ganoong epekto. Nang umalis si Sabrina, binigyan ni Jake ng thumbs up si Kian Hendricks. Siya ay mahusay at maaaring makipagtawaran para sa mga layunin ng negosyo. Malaki ang kanilang gagawin kung tatanggapin ni Sabrina ang alok. Siya ay napakahusay sa kanyang trabaho. Makalipas ang 3 araw, bandang 8:30 ng gabi, nagsimulang magring ang cellphone ni Sabrina. Tiningnan niya kung sino ang caller ID at natigilan siya. Tinatawagan siya ni Kian Hendricks ngayong gabi. May problema ba? May nangyari ba sa mga anak niya? Nakaramdam siya ng malamig na panginginig sa pag-iisip na may nangyayari sa kanyang mga anak. President De Silva, tawag ka agad ni Sabrina pagkasagot niya sa tawag. Ang kanyang paghinga ay hindi matatag habang ang iniisip ay ang kanyang mga anak na bumabagabag sa kanya. Nilalagnat si Caleb at tinatawag ka. Papunta na ang driver ko para sunduin ka, diretsong sabi ni Kian Hendricks. Hindi niya hinihingi ang pahintulot nito na pumunta, sa halip ay nagbibigay siya ng tagubilin.
Sa samantalahin ni Sabrina ang pagkakataong lumapit. Caleb, my baby, okay lang ba siya? Nagmamadaling tanong ni Sabrina. Nag-alala siya, ngunit hindi sinagot ni Kian Hendricks ang tanong niya, bagkus ay direktang ibinaba ang tawag. Mabilis na nagpalit si Sabrina ng isa pang pares ng damit at naghintay. Wala pang 10 minuto nang makarinig siya ng busina ng sasakyan sa labas. Mabilis siyang lumabas at isinara ang pinto. Nagmamadali siyang sumakay sa kotse at sinalubong siya ng driver. Good to see you again, madam. Bati agad ng driver nang makapasok siya. Magalang na sumagot si Sabrina. Nagmaneho ang driver at hindi nagtagal ay pumasok sa bakuran ng villa ni Kian Hendricks. Madilim na pero masasabi ni Sabrina mula sa mga street lights na patungo sa villa na ito ay isang marangyang lugar. Nang iparada ng driver ang sasakyan sa harap ng entrance ng villa, ang buong lugar ay napakaganda ng ilaw. Malayo ang kanyang nakita sa tulong ng liwanag, at iniisip kung si Kian Hendricks ay nakatira sa isang palasyo. Ngunit narito siya hindi para humanga sa tinitirhan nito, kundi para makita ang kanyang anak. Sinundan niya ang naghihintay na bodyguard at nakita niya si Kian Hendricks na may kausap na lalaki. Magiging okay na siya, eldest master. Siguraduhin lamang na ibibigay sa kanya ng kanyang mga yaya ang kanyang mga gamot sa naaangkop na dosis at sa tamang oras, sabi ng lalaki. Nahulaan kaagad ni Sabrina na siya ay isang doktor. Marahil ay katatapos lang niyang mag-asikaso sa maliit na kasama. Maaari kong tiyakin. Salamat sa pagpunta mo, sabi ni Kian Hendricks, na may suot ng ngiti. You are welcome, sabi ng doktor. Inalok ang kanyang kamay at kinuha ito ni Kian Hendricks. Tumingon siya at nakita ang magandang babae na nakatayo ilang pulgada mula kay Kian Hendricks. Nakita siya ng lalaki na may paghanga sa kanyang mga mata. Hindi siya komportable na may ibang lalaking tumititig ng may pagnanasa sa kanyang babae. Ito si Sabrina Castillo, ang ina ni Caleb at Khalil, pagpapakilala ni Kian Hendricks. Nagulat ang doktor at mabilis na kinuha ang kamay ni Sabrina. Tila hinawakan siya ng doktor ng mas matagal kaysa sa inaasahan, at lumingon sandali si Sabrina kay Kian Hendricks, at nakita niyang nakatingin ito sa kanilang mga kamay at pagkatapos ay binigyan siya ng malamig na titig. Subconsciously, mabilis na binawi ni Sabrina ang kanyang kamay at umiwas ng tingin. Nagpaalam na ang doktor at lumabas na. Sabihin sa mga yaya na tawagin si Caleb, nandito na ang kanyang mami, utos ni Kian Hendricks sa kanyang bodyguard. Bumaling siya sa tahimik na nakaupong si Jasper na itinuro niya. Gusto ko ng isa pang mapagkakatiwala ang pediatrician na titingin kay Caleb mula ngayon. Gusto ko ng taong mapagkakatiwalaan ko sa aking mga anak at babae. Sabi niya at nilampasan ang isa pang malamig na titig kay Sabrina. Tanging sina Sabrina at Kian Hendricks ang naiwang mag-isa sa sala. Si Sabrina ay sadyang umiwas ng tingin. Ayaw niyang magtagpo ang kanilang mga mata. Ilang linggo na niyang hindi nakikita ang kanyang mga anak. At ngayong ilang minuto na lang at sila'y magkikita, ayaw niyang sirain ang pagkakataon. Naiinggit siya dahil ang pakikipagkamay ay hindi kailangan ng mas matagal kaysa sa inaasahan. Hinawakan siya ng doktor ng mahigpit at nakita ito ni Kian Hendricks. Nagseselos siya para saan? Walang basehan ang pagseselos niya. Parehas lang sila na magulang ng mga anak ng isa't isa at wala ng iba. Sunod na tinanong siya ni Kian Hendricks ng isang tanong na hindi niya inaasahan. Mukhang nagalit ito sa courtesy handshake nito sa doktor. Tell me something, Sabrina. After I slept with you 4 years ago, na-involved ka na ba sa iba? I mean kissing, sex or intimate relationship? Tanong ni Kian Hendricks, nakatitig sa kanya na parang babasahin niya ang katotohanan mula sa kanyang mukha. Napapikit si Sabrina at tinitigan siya. Parang gusto niya itong sampalin sa mukha. Ngunit kung sinubukan niya ito, hindi niya makikita ang kanyang mga anak sa mahabang panahon na darating. Ang malalim na sugat na iniwan mo sa akin ay hindi ako hahayaang madamay kahit kanino. You were my first until this moment, and you are my last, sagot ni Sabrina at tinitigan siya. Pinagmasdan siya ni Kian Hendricks at nakita niya ang inosente at sinseridad sa kanyang mga mata.
Bumuntong hininga siya at sinabing, "Samahan mo ako." Pinangunahan niya ang daan sa itaas, at nakarating sa isa pang koridor kung saan makikita ang mga pintong pinalamutian ng maganda. Itinuro ni Kian Hendricks ang silid kung nasaan si Caleb, at sinabihan siyang tingnan siya sa silid. Hindi man lang siya pinatapos ni Sabrina bago pumasok sa kwarto. Nakita niya ang maliit na batang lalaki na nakahiga sa kama. May basang napkin siya sa noo at mukha siyang nanghihina. "Caleb," tawag niya at agad na lumingon sa likod. Salamat na lang at hindi siya sinundan ni Kian Hendricks. Narinig niyang tinawag niya sila sa pangalan ng pamilya ng De Silva. Dahan-dahang iminulat ni Caleb ang kanyang mga mata. Naghahallucinate ba siya? Narinig niya lang ba ang boses ng kanyang ina? He wished it's true, but then he saw her, walk to him and hold him tight. "Caleb, Mommy," magkalapit ang mag-ina sa isa't isa. Namilog na ang mga mata niya nang makitang mahinang nakahiga si Caleb kanina. Ngunit hawak siya ngayon, hinayaan niyang malayang tumulo ang kanyang mga luha. Humiga siya sa tabi niya at masayang niyakap siya. Hinalikan niya ang pisngi nito, at hinayaang manatili ang labi niya doon, nang biglang buksan ni Kian Hendricks ang pinto at pumasok. Nakita niyang magkayakap ang mag-ina at hinalikan ni Sabrina ang pisngi ng anak. Nagkunwari siyang hindi nakikita pero umatras na si Kian Hendricks. Umupo siya sa gilid ng kama at hinawakan ang kamay ni Caleb. "Kumusta ka na, baby? Anong nararamdaman mo ngayon? Nilalagnat ka pa rin ba? Nasaan ang kapatid mong si Khalil? Ayos din ba siya?" tanong ni Sabrina at hindi alam ni Caleb kung alin sa mga tanong ang una niyang sasagutin. "Nasa kwarto niya si Khalil." "Caleb, nakita mo na ang mami mo, at gusto kong matulog ka na," wika ni Kian Hendricks. Naging masunurin si Caleb nang hindi nakasimangot at wala nang ibang sinabi. Nagtataka si Sabrina kung bakit hindi niya tinanggihan ang kanyang ama, at hinayaan itong manatili ng kaunti sa kanya. "Hindi, Kian Hendricks, mas gusto ko siyang makasama," pagtutol ni Sabrina. Gusto niyang makasama pa ang anak niya. Kung tutuusin, hindi maganda ang pakiramdam niya. "Gusto kitang makausap," wika ni Kian Hendricks. Tumalikod siya at naglakad palabas. Sumunod si Sabrina ngunit naabutan niyang naglalakad na si Kian Hendricks pababa ng hagdan. Sinundan siya nito at pumunta sa sala. "Ito na ang huling pagkakataon na makikipagtalo ka sa akin bago ang alinman o pareho ng mga bata." Umirap si Kian Hendricks. "Masyadong marami kang dapat at hindi dapat gawin," sabi ni Sabrina. Hindi niya kayang makipagkamay sa isang lalaki ng matagal. She can't spend enough time with her kids, hindi siya makakasama ng ibang lalaki. "Oo, iyon ang dapat mong asahan mula sa isang miyembro ng pamilya De Silva, at ganoon din sa mga anak ko, okay?" Sagot ni Kian Hendricks. Hindi na siya muling sumagot. Hindi pa niya nakikita si Khalil. Hindi siya makakaalis nang hindi siya nakikita. "Okay, pasensya na. Natutulog na si Khalil. Kailangan mong maghintay hanggang bukas ng umaga sa almusal para makita siya," sunod na sabi ni Kian Hendricks. Umupo siya sa sofa at ganoon din ang ginawa ni Sabrina. "Mananatili ka rito hanggang sa gumaling si Caleb. Malaya kang tingnan siya sa mga pagitan ngunit hindi ka maaaring manatili ng lampas sa 5 minuto, wika ni Kian Hendricks. "Pwede ba akong magtanong?" sabi ni Sabrina, sinusubukang kumilos ng maayos sa harap niya. Tumango si Kian Hendricks at tinanong ni Sabrina kung bakit may rules sa bahay. Iyon ay dahil ang bawat henerasyon ng mga miyembro ng pamilya De Silva ay dumadaan sa parehong mga patakaran. Sina Caleb at Khalil ang mga susunod na henerasyon ng pamilya kaya hindi sila accepted. Sa ngayon, hindi sila pumapasok sa paaralan. Mayroon silang espesyal na sinanay na mga tutor na pumupunta upang sanayin sila sa bahay. "Tulad ko, hanggang sa ako ay naging president, marami ang hindi nakakaalam kung ano ang hitsura ko maging si Jake. Ganun din sa kanila. Ang kanilang mga pangalan ay naipasok sa mga chronicles ng pamilya ng De Silva, at sa puntong ito, kahit na ikaw ay hindi ka maaaring sumalungat sa mga patakaran. Malapit na silang magpagawa ng bahay para sa kanila, at ako o tayo kung pipiliin mo, ay makikita nilang lumaki silang maselan at matalino. May iba ka pa ba ang tanong?" Paliwanag ni Kian Hendricks bago nagtanong.
Tumango si Sabrina. Hindi niya alam kung ano pa ang itatanong niya. Ang kanyang mga anak na lalaki ay isinama na sa kanilang pamilya, at ngayon pa lang niya ito nakikilala. Sa guest room ka muna matulog, hanggang sa maging maayos na si Caleb. Pero hindi ko alam kung gaano katagal yun. Wika ni Kian Hendricks. Wala akong damit dito. Wala man lang damit pantulog na pwede kong pampalit, magalang na sagot ni Sabrina. Hindi naman issue yun, pa-order tayo ng mga damit, at makukuha mo agad, sabi ni Kian Hendricks. Inilabas niya ang kanyang telepono at sinenyasan si Sabrina na lumapit. Kinawa niya at pinaupo siya nito sa hawakan ng sofa at pumili ng damit. Kinawa ni Sabrina at idinagdag din ang damit na pantulog. Ngunit nagulat si Kian Hendricks nang lumabas si Khalil sa kanyang kwarto, kinusot ang kanyang mga mata. Khalil, bakit gising ka ngayon? Tanong niya. Nakita siya ni Sabrina at sumugod siya, binuhat siya mula sa kanyang mga paa. Ang maliit na lalaki ay mukhang namimilog at ang kanyang balat ay mas kumikinang. Mukha nga siyang bata sa mayamang pamilya. Mukha kang tumataba anak at ang iyong balat ay tulad ng sa iyong daddy. Sabi ni Sabrina, tumingon siya at pinandilatan ng mata ni Kian Hendricks. Ang kanyang balat ay laging puti na parang bata. Nakita niyang nakatitig ito sa kanya at pabalik kay Khalil. Niyakap ng batang lalaki ang leeg ng kanyang mami at hinalikan ang kanyang noo. Akala ko hindi ka napupunta sa amin, sabi ni Khalil. Nako, paano mo maiisip na hindi kayo pupuntahan ni mami? Wala akong isang araw na hindi iniisip ang tungkol sa iyo at sa iyong kapatid. Mahal ko kayong dalawa palagi. Sagot ni Sabrina. Nilalagnat si Caleb, sabi ni Khalil, at sabi ni Sabrina ay tinawagan siya ng daddy nila at ipinaalam. Kaya pala nandito siya. Pumunta ka kasi may sakit si Caleb. Hindi ka pumunta para tingnan kami noon. Ibaba mo na ako. Nakasimangot na sabi ni Khalil. Inilagay siya ni Sabrina sa kanyang mga paa. Lumuhod siya sa harap niya at hinawakan ang mga kamay niya. Hindi mo alam kung gaano karaming tantrums ang ginawa ko, ngunit hindi ako pinayagang makasama kayo. Please Khalil, huwag mo nang sabihin o isipin pa ang tungkol sa iyong mami. Nandito na ako, mananatili ako sandali sa iyo at sa iyong kapatid, sabi ni Sabrina, at ngumiti ang maliit na lalaki, ipinatong ang ulo sa kanyang mga balikat. Khalil, bakit ka nasa labas ng ganitong oras? Tanong ulit ni Kian Hendricks. Gusto kong makita si Caleb, sagot ni Khalil, at naglakad patungo sa itaas. 2 minuto lamang at lumabas ka na, bili ni Kian Hendricks nang hindi tumitingin sa kanyang direksyon. Sumagot si Khalil at sinabing okay. Inangat ni Sabrina ang sarili at bumalik sa sofa. Ginawa mo ang aking mga anak na magkaroon ng maling impresyon tungkol sa akin. Reklamo ni Sabrina. It wasn't my doing, ikaw ang nakipag-away sa akin dahil sa mga bata, sila ay sayo gaya ng sila ay akin. Pero pinalabas mo na parang ikaw ang may-ari ng egg at ang sperm na lumikha sa kanila. At sila ay 90% higit pa sa aking hitsura kaysa sa iyo. Ang nangyari noon ay nagagalit ka sa akin, at sinasabing galit ka sa akin. Kinamumuhian mo ba ang isang lalaki, na ang mga anak ay ipinanganak mo? Kung galit ka sa akin, hinding-hindi ako maniniwala sa iyo kung sasabihin mong mahal mo ang mga anak ko, casual na sabi ni Kian Hendricks. Mom, Dad, Caleb wants to see you, anunsyo ni Khalil na nakatayo sa taas ng hagdan. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang kalmadong nakaupo, ang kanyang mga magulang. Tumayo ang parehong magulang at pinauna si Sabrina at sumunod naman si Kian Hendricks. Pumasok sila sa kwarto at nakita si Caleb na nakaupo sa kama. Caleb, pinapunta mo kami, sabi ni Sabrina pagkapasok niya. Umupo siya sa isang gilid at si Kian Hendricks sa kabilang gilid. Mommy, please wag mo na kaming iwan ulit. Manatili ka sa daddy ko, at bantayan mo kaming tatlo. Mahal ka namin at mahal ka rin ng daddy namin. Dad, hindi mo ba mahal ang mommy namin? Tanong ni Caleb at napatingin si Kian Hendricks kay Sabrina. Nagtama ang mga mata nila at naluluha ang mga mata ni Sabrina. Naramdaman ni Kian Hendricks na nasa pagitan siya ng bato at isang matigas na lugar.
Hindi niya alam kung mahal niya si Sabrina pero tinatanggap niya ito sa paligid niya. Hindi kami magkasintahan ng mami mo, sagot ni Kian Hendricks, at humagulgul na si Caleb. Huminga siya ng malalim at bigla niya itong nakitang nag-iinat at malapit nang magdikit ang ngipin. Caleb, mabilis na tumayo si Kian Hendricks mula sa gilid at humarap sa kanya. Biglang tumaas ang temperatura niya at nakapikit. Tawagan mo agad yung driver, Khalil. Caleb, please. Sigaw ni Kian Hendricks at niyakap siya nang mabilis palabas ng pinto. Tinakbo na ni Sabrina si Kian Hendricks at hinawakan siya, Caleb wake up. Mahal na mahal ko ang daddy mo. Tingnan mo, titira na ako sa inyo simula ngayon. Mahal ko ang daddy mo at mahal din niya ako. Hindi mo ba ako mahal, honey? Sabi ni Sabrina huminga ng malalim. Sure I love you. We both love each other. I was only teasing you, Caleb. Trust me, magsasama na kami ng mami mo simula ngayon, sabi ni Kian Hendricks. Sa oras na ito, ang driver at ang mga bodyguard ay lahat nandoon. Nagulat sila kung gaano kagulo ang eldest master. Kinuha siya ni Sabrina at nagmamakaawa sa kanya. Pakiusap gumising ka Caleb kung hindi ay dadalhin ka sa ospital at ma-injection ka. Sinabi na namin na mahal namin ang isa't isa. Hindi mo ba imumulat ang iyong mga mata at makikita mong nakangiti kami ng daddy mo? Sabi ni Sabrina. At dahan-dahan, binuksan ni Caleb ang kanyang mga mata. Mukha siyang mahina at namutla. Si Kian Hendricks ay hindi kailanman natakot sa kanyang buhay tulad niya noong gabing iyon. Akala niya mawawala na ang buhay niya. Natatakot siyang mamatay ang kanyang anak. Ikuha mo ako ng isang mangkok ng tubig at isang napkin, utos ni Of Sabrina, hindi nagtatanong kahit kanino sa mga andoon. Pumasok si Jake at nagulat siya nang makita si Sabrina sa bahay. Kakauwi lang niya mula sa bahay ng kanyang kasintahan at nagpa siya na makita ang kanyang mga pamangkin, lalo na si Caleb na may sakit. Pero hindi niya inaasahan na makakasalubong niya ang ganoong mini crowd sa sitting room. Lalo na si Caleb, na inihiga ni Sabrina sa sofa. Siya ay sumama sa karamihan, at pumunta at nanatili sa tabi ni Sabrina. Nakita niya ito at mahinang bumuntong hininga. Nagdala si Yaya Didi ng mangkok na naglalaman ng tubig at napkin. Makikilala niya ang ina ng mga young masters sa unang pagkakataon at agad siyang nagustuhan. Gabi na, pero nagulat ako nang magpadala si Khalil ng bodyguard sa quarters para tawagan ang driver. Iyon ang dahilan kung bakit siya lumapit. Salamat, sabi ni Sabrina, at isinawsaw ang mga napkin sa mangkok ng tubig at inilagay sa noo, at hinubad ang kanyang kamiseta. Sa tingin ko kailangan nating pumunta sa ospital, magiging ligtas iyon. Sabi ni Kian Hendricks sa kanya, ganyan si Caleb, nagkakasakit siya kapag may inaalala siya. At kung hahayaan mo siyang magpa-injection, mas lalala ito. At minsang nahimatay siya sa ospital. Pero kung matupad ang gusto niya, ayos lang siya ng walang gamot. Gaya niya ngayon, walang gamot na uubra sa kanya. He is sick emotionally not bodily, maikling paliwanag ni Sabrina. Kian Hendricks was lost. 2 araw na ang nakakaraan mula nang magsimula itong lagnat. At siya ay tinitingnan ng doktor, ngunit walang makabuluhang pagbabago ang naobserbahan sa kanya. So nag-aalala talaga siya. Tungkol ba ito sa kanyang ina at sa kanyang sarili? Natapos na ni Sabrina ang paglilinis ng katawan niya at kumalma siya. Bago ang lahat, umupo siya. Kahit mahina, mas maganda ang hitsura niya kaysa sa huling 2 araw. Gusto ko lahat ng mga katulong, lahat ng tao sa compound na ito ay nandito agad, hirit ni Caleb. Tumingin si Kian Hendricks sa mga bodyguard at naghiwa-hiwalay ang dalawa. Sa lalong madaling panahon ng bahay ay may 12 tao sa kabuuan. Kasama ang agarang pamilya ni na Jake, Khalil at ng kanyang mga magulang, may kabuuang 17 tao ang naroroon. Taasan ang temperatura ng air condition, utos ni Kian Hendricks, at agad itong ginawa. Lahat ay naghihintay na marinig ang sasabihin ni Caleb. Hiniling niya na umupo ang kanyang mga magulang nang magkasama at ginawa nila. Mommy, sabi mo mahal mo ang daddy ko at sisimulan mo nang tumira dito kasama namin. Tanong ni Caleb. Saglit na sumulyap si Sabrina kay Kian Hendricks at sinabing oo.
Sabi niya mahal niya siya. Daddy, hahayaan mo bang tumira ang mommy ko sa amin simula nang sabihin mong mahal mo siya? Iyon ay kung papayag siya. Tugon ni Kian Hendricks nang tingnan siya ni Sabrina. Yes, sure, sagot niya sa wakas. Nakangiti na si Jake sa loob. Ngayon ay magiging isang magandang araw, kung saan kailangang ipagtapat ng mga magulang ang kanilang pagmamahal sa isa't isa sa publiko. Nakaupo si Khalil sa mga hita ng kanyang tiyuhin. Napangiti siya at naramdaman ni Jake na mahigpit na pinisil ng maliit ang kamay niya. Pagkatapos ay kailangan ninyong magpakasal at lahat ng narito ay magpapatutuo sa katotohanan na kayo ay nagmamahalan sa isa't isa. Papakasalan mo ba ang daddy ko? Tanong ni Caleb, obviously kay Sabrina this time. Yes, papakasalan ko ang daddy mo. Di ba malapit na tayong magpakasal? Tanong niya, na nakangiti kay Kian Hendricks. Umungol si Kian Hendricks na may mahinang ngiti. Pareho kayong nagpapanggap sa harap ko, sigaw ni Caleb at tumayo para umalis, pero hindi na siya nakalagpas ng dalawang hakbang nang matumba siya. Kian Hendricks, papanuurin mo ba itong batang ito na naghihirap ng ganito? Bakit hindi mo samahan ang script at makita siyang gumaling? Sigaw ni Sabrina, naghiwalay ang mga katulong. Kakausap lang niya ng pinakamatandang master. Halos hindi na nila matindaan ang pangalan niya pero tinawag ito ng babaeng ito at sinigawan pa siya. Hindi ako komportable sa pagsisinungaling sa aking anak. Kung pinalaki mo siya ng sinungaling na dila, ayoko nang matuloy. Tapos na ang buong kalokohang ito. Papunta na kami sa ospital. Hindi ako makakasama. Alam nating dalawa na hindi natin mahal ang isa't isa. Bakit ang mga kasinungalingan? Nababaliw na ako dito. Sigaw ni Kian Hendricks sa kanya. You both stop this now, Khalil is here and watching. No yelling again. What's the way out? Tanong ni Jake na nakatitig kay Sabrina. Isa itong psychological issue. Gusto niyang maging mag-asawa kaming dalawa tulad ng ibang mga bata na magkasama ang kanilang mga magulang. Nag-aalala siya at naging mahina ang immune at stamina. Ang kailangan lang niya ngayon ay ang makita kaming magkasama na parang mag-asawa at magiging maayos siya. Ang gusto ko lang ay magpanggap si Kian Hendricks na mahal niya ako, kahit alam kong deep inside na hate ko siya. Kung pipilitin mong pumunta sa ospital, humanda ka dahil susunod si Khalil, at mas malala ang kaso niya. Ngunit ang iyong kapatid ay masyadong mayabang upang maunawaan. Tinawag niya itong pagsisinungaling. Gagawin ko ang lahat para sa aking mga anak, kahit na ang ibig sabihin nito ay mamuhay sa isang taong wala akong gusto sa kanya, wika ni Sabrina. Ngayon ikaw Khalil, balik ka na sa kwarto mo. Utos ni Sabrina na namumula ang mata. Tumayo ang maliit na lalaki at umalis sa arena. I want to be with my brother mommy. Parang humihikbi ang boses niya. I hate to repeat myself twice, Khalil. Don't let me get upset with you. Dagdag ni Sabrina at hindi na muling umimik si Khalil. Puntahan mo siya at samahan mo siya, turo ni Kian Hendricks sa isa sa mga katulong. Yumuko siya at sumabay sa kanya. Kuya, gawin mo na lang ang sinabi ni Sabrina. Mas nanatili siya sa kanila at parang mas naiintindihan niya sila kaysa sa iba, kahit sa iyo. Sinasabi ni Jake nang tumakbo pabalik ang mga katulong na sumisigaw. Hinimatay din ang young master, sabi ng katulong at nagkagulo ang buong bahay. Tumawag si Jake ng dalawang pediatrician mula sa ospital para umuwi kaagad. Kailangan ng tulong ng mga young masters. Pinuntahan siya ni Kian Hendricks at nakita si Khalil na mahina ang pulso, at nakapikit din ang kanyang mga mata. Ngunit hindi siya tumatakbo sa temperatura. Humihikbi na si Sabrina. Hindi niya alam kung bakit natigilan si Kian Hendricks ng oras. Pinuntahan siya ni Jake habang kasama ni Caleb si Sabrina. Tinawagan ko ang dalawang pediatrician. Malapit na silang dumating, pagpapaalam ni Jake sa kapatid. Hindi nagtagal ay ni-revive ni Sabrina si Caleb at mukhang namumutla na siya. Nag-alala rin ang mga katulong. Hindi na sila makakabalik sa kanilang quarters. Hindi pa sila nakakita ng ganitong sitwasyon. Parang iba ang mga batang ito. Lumapit si Yaya Didi kay Sabrina, at sinabihan itong huminto sa paghikbi. Magiging maayos sila, tumango si Sabrina at hiniling na puntahan niya si Khalil.
ibinigay niya si Caleb kay Yaya Didi at pinuntahan si Khalil. Inihiga siya sa kama at sabi ni Sabrina, "Khalil, my baby. Diba sabi mo dapat ipaalam ko sa'yo kung may nagtangkang mangbuli sa akin? Pero ikaw at si Caleb ang bubuli sa akin ngayon. Gumising ka at sabihin sa akin ang anumang gusto mo. Alam kong tulad ni Caleb, gusto mo kaming dalawa ng daddy mo. Ang daddy mo ay engaged na sa iba. Siya ang mahal niya, hindi ako. Ayaw kanyang bigyan ng false hope, at naiintindihan ko naman. Pero gusto kong maintindihan mo rin. Ako lang ang naghihirap dito. Ang daddy mo ay maaaring gumawa ng iba pang mga sanggol, ngunit hindi ko nais na magpakasal muli. Wala akong pake sa mga lalaki. Ipinapalagay ko na hindi nila karapat-dapat nagugulin ang aking buhay. Pero ano ang mangyayari kung may mangyari sa inyo ni Caleb? Paano ako mabubuhay kung wala ka? Baka kung mamatay na lang ako at alam mong wala na akong buhay, makibagay ka at tanggapin ang tadhana. Ask me anything please, but not to live and marry your dad." Hindi na naituloy ni Sabrina ang kanyang mga sinabi. Naramdaman niyang nabulunan ang kanyang boses, at nagsimula siyang humagulgol at suminghot. Lumapit si Jake sa kanya at niyakap siya. "Tama na Sabrina. Magiging maayos din ang lahat." Nakatayo lang si Kian Hendricks na nakatalikod sa dingding, at pinagkrus ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Hindi nagtagal ay dumating ang mga doktor at dinala si Caleb sa silid. Si Kian Hendricks ay mukhang mas tensyonado kaysa kay Sabrina. Patuloy siyang nagtatanong sa mga doktor at nagtatanong din sila tungkol sa mga bata. Si Sabrina lang ang nakapagbigay ng kasagutan sa kanilang mga katanungan. Tumayo si Kian Hendricks at pinayagan siyang gawin ang pagsagot. Sa wakas, ipinahayag ng mga doktor na walang mali sa mga batang lalaki. Mula sa kanilang imbestigasyon sa ngayon ay wala silang nakitang mali sa mga batang lalaki. Siguro dapat silang bigyan ng ilang mga gamot upang mapahusay ang kanilang pagtulog. But lastly one of the doctors asked, may gusto ba sila o may gusto silang makita? Hindi sumagot si Kian Hendricks maging si Sabrina. Mukhang nahulaan ng mga doktor kung ano ang problema, at sinabihan ng mga magulang na ayusin ito para maging maayos ang mga batang lalaki. Umalis sila at gising na gising ang mga batang lalaki. Sinabi ni Kian Hendricks kay Jake na sabihan ang mga katulong na bumalik na sa kanilang kwarto, at paumanhin sa pag-abala sa kanila nitong huli. Sabrina, kung nasa atin ang kalusugan ng mga batang ito, mangyaring lutasin natin ito at, sabi ni Kian Hendricks, handang makipag-kompromiso. Please ayokong may kinalaman sa'yo Kian Hendricks. Kung hindi mo sila inilayo sa akin hindi mangyayari ang lahat ng ito, sabi ni Sabrina. Kung ikaw ay isang ama at natagpuan mo ang iyong mga anak na hindi mo alam na umiiral, iiwan mo ba ang mga batang iyon at talikuran sila? Tanong ni Kian Hendricks. Tanong ni Jake na sundan siya ng dalawa sa labas. What is wrong with the both of you? Can't you compromise for each other because of the kids? Nakikita ko ang pagnanasa ng aking mga pamangkin, bakit hindi mo sila mapagbigyan? Tanggapin ang isa't isa at simulan na ang iyong buhay. Isinusumpa ko kung ako si Kian Hendricks, sisimulan na sana kitang halikan para ma-impress sila na may nangyayari. Kung may nangyari pa sa kanila, hinding-hindi kita ipagtatabuyan, lalo na ikaw Sabrina, galit na galit si Jake. Pumasok siya at nakita niya si Yaya Didi, nagbabasa ng bedtime story para sa kanila. Sumama siya sa kanya at umupo na nakangiti sa mga maliliit na kasama. Handa akong gawin ang lahat ng gusto mo para sa kapakanan ng mga bata, huling sabi ni Sabrina. Kung gayon kailangan mong tanggapin na magsimula ng isang relasyon sa akin. At least masasabi natin, we are in a relationship na. Tapos baka mag-kiss tayo before them at least, suhestyon ni Kian Hendricks. Sumang-ayon si Sabrina. Pumasok sila at nakita ang mga batang lalaki na nakikinig sa kwento ni Yaya Didi. Nang makita nila ang kanilang mga magulang. Ma, Dad, masaya ba kayong dalawa ngayon? Nagtanong sila. Yes. Your mom and I have decided to start a relationship together. Masaya ka na ba? Nakangiting tanong niya sabay hawak sa kamay ni Sabrina. Opo. Totoo na po ba yan? Mag-kiss ba kayo ngayon?
Tanong ni Caleb, nakahiga sa ilalim ng kubrekama na nakalabas ang ulo. Sure, sabi ni Kian Hendricks, at lumingon kay Sabrina. Nagkatitigan sila bago nila pinagdikit ang kanilang mga labi. Matamis na hinalikan ni Kian Hendricks si Sabrina. Parang hinihingi ng katawan niya na hindi huminto ang halik. Makalipas ang ilang minuto, humiwalay siya. Napangiti si Jake. Masaya rin si Yaya Didi. Nagpalakpakan ang mga batang lalaki at ngumiti ang mga magulang, kailangan mo nang matulog. Magpapahinga na tayo sa mga kwarto natin, sabi ni Kian Hendricks. Humingi ng permiso si Sabrina na kantahan sila ng tula at sinabi ni Kian Hendricks na okay. Maghihintay siya sa kwarto. Umalis na ang iba at kinantahan sila ni Sabrina ng tula. Halos hindi na niya natapos ang ikalawang saknong at ang mga batang lalaki ay nakatulog na. Sinigurado niyang angkop ang temperatura sa silid, at saka hinalikan ang kanilang mga noo bago lumabas ng silid. Nakita niya si Kian Hendricks sa sala na naghihintay sa kanya. Tinanong niya kung nasaan si Jake at sinabi ni Kian Hendricks na pumunta siya sa kanyang villa. Sinabi niya na bibisitahin siya nito isang araw sa kanyang lugar. Walang ibang sinabi si Kian Hendricks. Tinanong niya kung pwede na ba silang matulog. Sumagot si Sabrina, ngunit hindi niya nakita ang mga damit na kanilang in-order. Sinabi ni Kian Hendricks na pupunta na sila sa kwarto. Pagkatapos ay tumayo siya at dinala siya sa kanyang kwarto. Pumasok siya at ito ay isang napakagandang silid. Maaari kang kumuha ng kama at ako ay matutulog sa sofa, alok ni Kian Hendricks. At least alam lang nilang nasa iisang kwarto sila at iyon lang ang dapat malaman ng mga bata. Nasa closet ang mga damit mo. And there's a partition behind the closet where you can choose to dress up there, dagdag ni Kian Hendricks. Kian Hendricks, we can share the bed. But I can be a bad sleeper sometimes. Sapat na ang bed para sa ating dalawa. Tsaka lampas hating gabi na, pagod na tayong lahat, mungkahi ni Sabrina. Hindi na niya hinintay na sumagot si Kian Hendricks sa kanya nang tumakbo siya sa banyo. Nakita niya ang mga gamit ni Kian Hendricks, at nagtaka siya sa mga mamahaling gamit na ginagamit niya. Hindi nakakagulat na ang kanyang balat ay napakaganda at malambot tulad ng isang sanggol. Narinig niya ang kanyang pangalan at huminto. Naririnig mo ba ako? Manage my toiletries for tonight, by tomorrow I'll get yours for you, tawag nito sa kanya. She said okay at nauna ng maligo. Maya-maya pa ay nakatapis na siya ng tuwalya sa katawan. Umiwas ng tingin si Kian Hendricks bago pumasok para maligo. Paglabas niya ulit ay nagpalit na si Sabrina ng pink na nightwear na naka-outline ang hugis ng katawan. Kung mag-asawa sila, ayos lang. Ngunit bilang mga magulang lamang ay medyo hindi nararapat para kay Sabrina na isuot ito. Kitang-kita ang matigas niyang dibdib at nakakatukso ang kanyang mga nipples. Nagpalit siya ng pajama at umakyat sa kama. Sabrina, sorry gusto kitang makausap, hiling ni Kian Hendricks. Okay, makikinig ako, sagot nito sabay lingon sa kanya. At dito na po, nagtatapos ang part 14 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Dion Channel TV na asawa po ni Khalil TV. Maraming salamat po. God bless and stay safe everyone. Shoutout po sa ating mga kaibigan na sina Nora Abdul Kadir of Bahrain, Adelita Shirikian of Jerusalem, Israel, Marian Sushon of America, Nelly Gallo of Canada, Abun Shoji of Japan, Annalisa Trinidad of Guagua Pampanga San Matias, Evangeline Caballero of Kuwait, Karen May Plato of Hong Kong, Emma Morgan of Kent, Seattle, Washington, USA, Evane Loha of Hong Kong, Mary Ann Bucket of Abu Dhabi, UAE, Connie Maximo of Taiwan, Fiel Daliwan of Singapore, Luz Tua of Israel, Anna U. Powell of Florida, USA, Darkman Ed at Mimi of Canada, Vianney Casagde of Kuwait, Minda Adlawan of Davao City, Marivic Barquil of Kuwait, Lorena Barbosa of Moscow, Russia, Devora Valdez of Singapore, Janice Lunhas of Qatar, Jin Zinyu of Riyadh City,
Rodover Magallanes of Hong Kong, Nitz Reyes of Kuwait, Trinda Sotelo of Umingan, Pangasinan, Jasmine Ramos of Abu Dhabi, UAE, Jennifer Gonzalo of Kuwait, Jane Gupit of Batangas City, Simpatica of Singapore, Fe Cruz, Judy Char of Kuwait, Harna Baduli of Saudi Arabia, Vladimir Casimo, Glyceria Salab, Kenta Hamamoto, Diana Francisco of UAE, Vilma Sakin, Rex Roy, Ellen Juan Ilo, Eve Tisoy, Zenaida Porter of Australia, Maria Luningning Fabre of Brunei, Jules HL101, Reina Roque, Jamela Dumasil, Jelon Dennis Ruiz, Helen Tamban Ilo of Bahrain, Mari Lupanerio, Teoni Villaris of Hong Kong, Banana Erics, Nympha Tolentino of Hong Kong, Alma 1027, Twin Angels TV, Manette Chavez of San Diego, California, USA, Dear Lady Love TV, Love Top Secrets, Debbie De La Roca, Madel Fuerzas, Jenny Cabanca, Leilani Cordero, Marizel Varona, Girly Bautista, Femali Gonlina, Yasrina Abdullah, Jenny Joy Ruiz, Rose May Oxen, Sons OFW Vlog, Castaneda Jane of Macau, Reynaldo Castaneda of Cabuloan Ordaneta, Pangasinan, Sunada Abo, Esther Serdancilo, Maria Renbuentipo of Uniza Alcasim, KSA, Jean the Best of England, Mary Grace Galen of Riyadh, KSA, Talon 21 of Hong Kong, Zenaida Bolo of Riyadh, KSA, Cheryl Pastor of Hong Kong, Annalisa Jamie of Saudi, Mayu Calamante of Qatar, Maricel Dela of Hong Kong, Chunli Diaries, Teresita Arevalo, Raquel Kailao, Sasi TV, Merlon Basarte, Charito Flores, Gemma Valmonte, Mirna Catinina, Lizel Ignacio of Hong Kong, Elisa Orivillo of Barcelona, Spain, Coco Alcos of Germany, Naranjo Luz of Hong Kong, Manang Mary's Channel of Oman, Rovlin Gamboa of Taiwan, Deds Adam of UAE, Flor Arcega of Ambulong, Batangas City, Alia Garbawi, Sheila Rubio, Helen Santiago, Elvi Canlubo of Batangas, Concepcion Zingabo of Qatar, Imelda Palma, Josie Silva, Juliet Tamayo, Arlene Esdava, Vina Angeles, Rina Ayo, Vilma Laganzad, Lorna Bayunas of Qatar, Boots Gabriel, Gina Judy Adan, Catherine Asaha of Kuwait, Marshall Lemery of Israel, Luisita De La Cruz of Riyadh, KSA, Cynthia Neva, Francis Grace Villegas, Conchita Alcos Rage, Rhonda Carion, Neri Uy of Hong Kong, Miss B, Arceli Alvaro, So Mendoza of Abu Dhabi, UAE, Dina Moises, Elsa Maestro, Razel Gin Kaliaen, Sydney Hossam, Sherlon Reneba, Gloria Balon, Rowena Blancada, Angelo Cabrera, Rose Bulak, Norlin Colina, Jacqueline Pascual, Nanita Osada, Luz Templonuevo, Maricel Love of Doha, Qatar, Edita Barrientos of Saudi Arabia, Hayane of Japan, Putri Bungso of Riyadh, KSA, June Gwinnett Igorot, Country Sounds of Hong Kong, Cheryl Pasakay, Gloria Abihiro, Jeff Felgayo, Rin Oronan Updates, Gina Olan, Hala Aguilan of UAE, Hani Habibi, Lena Palail, Merlon Thomas of Bahrain, Divina De Guzman, Vilma Abrium of Macau, Janine Castaneda of Kasantaan, Ordaneta, Pangasinan, Ray Jane Costa of Kasantaan, Ordaneta, Pangasinan, Marivic Maliosa, Emerita Ariola, Gloria Cha, Leonora Laban, Zenaida Abo, Analiza Soldana of Kuwait, Patsy CP, Daleth Acevedo, Remiline Saliad, Alan Van Dinter, Joe Melon Angelical, Mariam Hilario of Hong Kong, Boleza Buenaventura, Margarita Lagumbay, Yams, Spice 221, Loleth Sevilla and Renan Sevilla of Alhambra, Los Angeles, California, Chiang Lo of Hong Kong, Alma Estorres, Madam Tinapay, Lorna Frialos, Melody Espanola, Jen Pitao of Qatar, Jennifer Bilo, Delia Quinine, Eileen Montalbo,
Elorde Ridedeslin Kai of Hong Kong. Melanie Isidro of France. OFW Adventures. Jeannie Maligon. Maricar Martinez. Jean Kyle Alonzo. Deds Adam. Sia Sumpo. Girly Gina. Rosie Pacquiao GC. Mary Jane Raluten. Grace Soko. Adnol Alod. Ruth Miru. Blessy Abitria. Neri Javier. Fena Veres. Imelda Castillo. Feli Yupai. Julie Bodoy of Italy. Ludi Fan of Australia. Thea Williams of New Jersey, USA. Ray Jelon Santos. Edna Vinger. Teonila Montemayor. Carmel Tagupa. Leonard Brown. Suzith Oikawa. Babylin Ramirez. Amalia Kapati. Jay, maraming salamat po sa laging pagsuporta ninyo sa aming munting channel sa Dion Channel TV at Khalil TV. Ingat po lagi tayong lahat. God bless.